So, update ko lang kayo guys, aking mga itinanim na gulay. So, ayan, medyo malalaki na sila. Ito po ay lalagyan lang ng broccoli, plastic, or bote, parang ganun. So, anyway, keep on watching guys. Guys, update ko lang kayo sa aking recycled vegetables daw. Itong mga recycled na plastic na pinagtaniman ko, ito ay pinaglagyan ng broccoli, yung plastic ng broccoli. This is a plastic broccoli. Nakita niyo yan? It's DIY. So, kahit kunti lang yung ano niya, at least kunting lupa lang din ang kailangan nyong ilagay dyan, at nakita nyo naman ang daming gulay. Very useful. So ayan, update ko kayo sa aking mga gulay na nagsipaglakihan na. Basta ko na lang yan dyan, inano yung yung mga buto-buto. So kung meron kayo mga plastic, huwag nyong itatapon. Very useful. Ito nga, nasa kwarto ko lang siya, nasa gilid lang ng pintuan ko. Pero ayan. At ito naman, this is the plastic of salad. Plastic lang siya na salad. Nakita nyo, ang liit lang ng kunting lupa lang siya. Yan. Pero maraming gulay. In a few days, pwede na itong anihin. Ano to eh? Chinese pichay ito. So, ayan. Date ko lang kayo. Ayan, oh. So, napaka useful ng mga plastic na pwede pang gamitin. Taniman nyo lang ng gulay. So, ayan. Kahit walang pwesto, ito, nilagay ko lang sa toilet ko. Hinayaan ko lang siya doon para tumubo. So, ayan, ito na. Nilagay ko na siya sa labas para may init, kunyari. Pero walang init ngayon. So, napaka-useful ng mga plastic, no? Kaya kayo huwag nyo itatapon. At titingnan natin yung isang gulay ko doon. Iha-harvest ko ngayon. Ang gamit ko naman doon ay plastic bottle ng apple. Ayan, nagulay ko na yung aking mga singit-singit na alugbati. Ayan, oh. Laking pakinabang, guys. So, punta tayo dito sa aking vegetables. Ito po yung tinatawag na talagang organic na organic. Walang kahit anong spray. Wala akong nilagay kahit ano. As in, sarili kong lupa yung mga ginamit ko. Ayan. Ang plastic naman na ginamit ko ay yung pinaglagyan ng apple na galing sa Costco. Ayan lang siya. Hindi ko siya tinatapon. Ayan. Ang laking pakinabang. Hindi ba? Ayan. Wala talaga siyang gamot. Kailangan ng anihin kasi nga inuubos ng mga daga. So, since wala akong gulay at magnoodles na ako ngayong gabi, so, ito yung ipapakain ko sa amo ko. So, ayan. Tapos, ito naman. Nagulay ko na yung nakaraan. Naani ko na, kinain ko, hinilagay ko sa aking noodles. So, ang gamit ko naman ito yung egg tray. Ayan, egg tray siya. Dito ako nagpatubo. Hinahayaan ko lang siya dyan. Lagyan nyo lang ng lupa, guys. Huwag nyo itatapon yung mga tray kung wala kayong mga space. Kagaya nito, walang space. Malaking pakinabang. So, ayan, may natira pa ako ditong konti. So, nakita nyo yan, egg tray siya, egg tray. O, diba? So, malaking pakinabang. So, ang aking, ayan, ang aking luya, ayan, ang lalaki na rin ng sa ilalim, o. DIY nyo lang yan, guys. Malaking pakinabang. So, ito, i-harvest na natin ito. Wow, sariwang-sariwa talaga siya. As in. Kita nyo yan? Anihin na natin kasi masarap ito sa sa noodles. Magsusup noodles lang ako. At ito ang
Nalagay natin sa noodles ng mga amo. Masarap ito kasi hindi masyadong malalaki. Ayun, may nabunot ako, hindi dapat bunutin. So, hindi na natin kukunin yung ano. Bunutin na natin lahat at sayang. Kahit mga sira ang mga dahon yan, may pakinabang pa rin yan. Masarap yung ganitong gulay sa sabaw. Kumbaga sa palengke, yung mga gatong, ganito lang kalaking gulay, mahal siya. At yung lupa, i-recycle natin later. Walang sayang. So, ayan guys, mag-aani tayo ngayon dito sa aking mga recycle bottle. So, ayan. So, mag-noodles yung aking amo at ito ang kanyang gulay na kakainin. My God. Very useful. Hindi nyo kailangan ng maramihang paso para magkagulay. So, ayan lang guys. Thank you for watching. At please keep on watching sa lahat ng aking mga garden videos para magkaroon po tayo, ma-inspire ko po kayo sa aking kwento bilang isang OFW na kahit pa paano nakaka-relax kayo. Alam nyo, kapag meron kayong mga tanim na ganito at kayo ay na-homesick sa Pilipinas, kausapin nyo lang lahat ng mga inyong pinagagawa dito, matatanggal po ang inyong homesick. So, at saka parang marirelease kayo. Kagaya ko, parang masama lahat ang pakiramdam ko. Masama yung aking nararamdaman this past few months. Dinadaan ko siya sa mga pagtatanim para kahit papaano lumiwanag yung aking mundo. So, yun lang guys. Please subscribe po sa aking channel para po updated kayo sa mga gagawin ko pang ibang video. So, sana lahat okay kayo. Lahat, lalo na yung mga nasa Pilipinas ngayon na dinadaanan ng bagyo. Hopefully, lahat po kayo okay. Yun lang po guys. So, ito na guys, tingnan nyo, hindi kailangan ng maraming lupain para magkaroon kayo ng gulay. So, ayan guys, sana may natutunan na naman kayo ngayon. Ayan ang ating last.